Ganito guys yung pag-open ng pindo sa pacifier natin kanina. Iangat nyo lang ito. Okay. Ingaangat lang daw yun yun. Push nyo lang. Okay. Galing. Wow. Guys, welcome back to my channel. So, nakikita nyo naman, meron naman tayong i-unbox gamit ulit ni Baby. Unboxing lang tayo ngayon. Ayan guys, open na natin siya. Gamit ang mahiwagang pangkila. Ayun, mahiwagang pangkila. Ano ba si Mr. Ano ba si ating Honey Bunch Sugar Plum? Ayan, may nakalagay na fragile last point kay seller. So ilalagay ko na lang ulit ang link dyan, banda or dito or dyan, kahit saan dyan ang link ni seller kung saan tayo order nito. At ito na nga siya guys, ang exciting part pa natin. And then, ang ating in-order ay, since ang baby natin, si Yuan, ay mag-aano na siya. Magsi-6 months na siya, pero this coming month, 5 months pa lang siya. Pero malapit na rin, nag-uunti-unti na kami ng gamit ni baby para sa pagkain niya. Yung mga feeding ano niya, needs, mga ganon. Katulad nito, ang plano ko kasi pag kumain na si Yuan, magpapagiling muna ako ng bigas, yung magandang bigas at saka ng munggo, papagiling ko, pagkasamahin ko. So, yun ang unang-una niya kakainin. Hindi gusto ng Cerelac at saka ng Gerber. Mas gusto ko kasi yung natural na pagkain, hindi siya processed food. Since alam nyo na, masela lang siya ni Yuan. Lately, nagtae kasi siya. Hindi namin alam kung bakit siya nagtae, since breastfeed naman siya. Ang inaano ko kaya siya nagtae is ano na siya, nasa stage na siya ng nagsusubo ng kung ano-ano. So, feeling ko kaya dahil doon, kaya siya nagtae. Kung yung kamay niya lagi nasa bibig niya. So, ito nga guys. Magbibigay ako sa inyo ng review kung okay siya. Okay naman siya, malambot. Malambot siya guys. Malambot. May silica gel sa loob. Tingnan natin kung pwede ba ito sa liquid food. Hindi ko pwede naman. Okay naman siya. Open na natin guys. Ayan guys. O, ito no. Ito siya. O. Masyado, malambot siya. So feeling ko pwede dito yung gusto kong klase ng pagkain kay Yuan sa kanyang unang pagkain. So, ayan nga. Open natin. Pwede rin to fruit feeder. Pwede rin to. Yung may nakita rin ako sa Shopee. Sa mismong ano ni seller. Ayun na, may nakalagay kung ilang ounce. Kita nyo ba? May mga number. Hanggang 3 ounce siya. Basta may number siya dyan. Pwede rin to sa fruit feeder. Lalagyan ng prutas dyan. Tapos ipapakain ka. Hey baby. Ayan. So, hindi ko lang sure paano siya alisin. Kung naaalis pa to para makakain si baby. Feeling ko naaalis to.
at matigas po. Pero feeling ko talaga naaalis to eh. Kasi ito yung kutsara na lalagay sa mouth ni baby. So, ayan. Balik lang natin siya. Kasi hindi naman pwede ito. Tigas to eh. Ito talaga ay nasa ilalim. Ito yan o. Pag in-squeeze mo siya, may lalabas na. Feeling ko ito nga. Hindi ko lang alam paano matanggal. Hindi lang siya matanggal. Pero ganun yung purpose niya. I-squeeze mo lang siya, tapos lalabas na dito yung food. Tapos, dadayo na sa mouth ni baby. So, hindi mo na kailangan ng plato, ng mangkok, ng mga dagdag-hugasin lang yun. So, plus to, plus points. Maganda to. Magandang klase yan. At isa pa ay pacifier. So, ang pacifier ni baby is every 3 months, nagpapalit kami ng pacifier ni Yuan. Kasi yun naman talaga ang mandatory. Tsaka, puti kasi yung pacifier ni Yuan. Madali. Pagka sa gabi, naghahanapan kami, hindi namin makita yung pacifier niya. So, ito maganda siya, guys. Magandang klase siya ng pacifier. Ito yung dati niyang pacifier ni Yuan. Kita nyo. Pare silang flathead. Flathead sila parehas. Mas maganda nga lang ito kasi mas makapal siya. Kita niya yung kapal niya. Kumpara mo dito, sa magkano ba to? 20 pesos or 30 pesos. So, napalitan na siya agad. Napalitan na siya. Kasi, maliban sa sobrang nipis niya, at saka puti siya, mahirap hanapin, lalo na kung nahulog o ano. Ang hirap niya hanapin, lalo na ang mga gamit ni Yuan is all white. Hindi ko siya makita lalo na sa gabi. Naghahanapan kami. So, ito siya. Meron pa siyang kasamang ganito. Clip. Clip para kay Yuan. Paano ba ito? Ayun yung mapindot. Pal, dito yan siya. Basta ganito. Matanggalin natin siya dito. Yan. Matanggalan natin. Lagyan natin siya dyan. Voila! Cute. Para siyang yun sa telephone cord. Yan. At ang maganda rito is may lagayan siya, guys. Parang gagal. Tapos yung lagayan niya. Kita nyo, meron siyang butas na dalawa. So, may singawan siya. May labasan ng tubig. So, ililinisan pa natin yan mamaya. So, mas maganda to, guys. Kumpara nyo dito. Naalala ko si Lucas laging may ganito. Lagi nakupunit. Simula rito sa gilid. Yun ang start ng punit niya. So, ito na tayo sa... Hooray! So, aside from sa pacifier na nagpapalit kami every 3 months, nagpapalitin kami ng pang-iisang bote ni Yuan. Every 3 months din. Minsan, kahit wala pang 3 months, pinapalitan na namin. Basta nakita namin na medyo maitim na or hindi naman namin pinapaabot sa ganung kaitim. Basta yung medyo hindi na maganda yung texture ng foam. So, hindi kami bumibili ng mamahali na. Meron kami isa yung free kasama sa Avent. Pero yung sa ganito na klase ng panglinis ang bote, hindi kami bumibili ng mahal kasi nga nagpapalit kami lagi every 3 months or minsan mas maaga pa sa 3 months. Basta nakita namin, hindi namin yung maganda yung condition nung sponge katulad nito. Maganda rin to, guys. Pero kung kayo, kung gusto nyo i-prepare yung mas mahal na klase ng ano, kung kaya naman ng budget, no, why not, diba? So, ayun siya, guys. Ang ganda ng lagayan. Thanks, one seller. Okay. So, ito na siya, guys. Kung gusto mo mong sponge na ganito, ang bote, lalagay mo lang siya dyan. Yan. Yan, ito siya. Kung ayaw mo naman ito, palitan lang ng ganito. Yan, diba? So, mas maganda to. Meron din ganito yung iniikot, yung umiikot siya, yung gumagana. Pero akin mas gusto ko to. Kasi dalawa yung nang ano eh. Dalawa, dumidete pa si Lucas at saka si Yuan. Lalo na kay Yuan, kailangan ko to. Tapos eto naman, is para sa mga dulo. Sa mga ganito-ganito, kita nyo yan, guys.
yung maliit na sponge ba, na brush doon, mga bristles. Lalagay mo siya sa mga parts ng pandede na hindi madaling malinis ng ordinary sponge. Ito naman pang straw. Ito pang straw. Actually, pwede rin ito pang straw. Ito. Ito naman sa straw. Si Lucas kasi meron na siyang yung CP cup. May straw yung ginagamitan. So, ayan. Ito naman pang same lang nito. Pero sa chupon to. Ito, sa chupon to. Sa chupon siya, guys. Ayan. So, ganito. Mga ganyan. Sa pacifier, sa chupon. Pwede siya. Diba, guys? Kaya, kayo, kung sa inyo, kung gusto nyo bumili ng mas mahal na klase na pang brush, malinis ang dede, nasa inyo naman yan. So, hi ka naman dyan, Bunker. Hi! Shy type si Bunker. So, ayan. I-send ko sa inyo yung, ay, ipapakita ko sa inyo ang link to seller. Kasi magaganda yung mga, ito, hindi, send ko lang, lalagay ko na lang yung picture kung paano ito natanggal. Hindi ko pa ito nabasa eh. Pero maganda talaga to. Dati sa panahon ni Lucas, wala pang ganito. Ayun na siya. Oh. May blurred na lang ba yun? Char. Kaya makita, may silhouette something. Ayan. Ay. Hindi pa lang yan. Time-lapse. Alam niya, time-lapse, guys. So, hindi ako time-lapse. Ayun, guys. Nice. Maganda yung mga nabili natin ngayon. Maganda yung mga nakuha natin ngayon. So, puputulan natin ang ating vlog. So, bye guys! Thank you for watching! Please like and subscribe! So, ayan nga guys. I-squeeze po lang pala yun para matanggal yung takip ng spoon. Sige nga, pakita natin. Yun, ganun lang siya guys. Para matanggal yung cover. Ayan. Tapos, pag natanggal na yung cover, dito lalabas yung... Sige, pakitanggal muna. Dito lalabas yung liquid. Ayun, may butas. Kita ba? May butas. Ayun, nakita niya yung butas. May butas doon. Ayan. Diyan lalabas yung... Hindi ka nasasandok. Doon na lang talaga mismo sa ano. So, ayan. That's a very supportive darling of my life. Tapos, pagtapos na, ganyan. Oo. Galing. Must have. Thank you again, guys. Bye! And guys, ganito po yung pag-open ng pin ng pacifier. Ganyan, no? Sorry sa umaching. Ayan, guys.